Hello, welcome to Libra Philippines. So ito yung reading natin for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter. Libra, take only what resonates. Please do like and subscribe to our channel. Pa-comment na lang din dyan sa baba. Ma-appreciate ko yung heart, smileys, malaking bagay sa akin yung mga comment ninyo. Nagpapakita ng suporta. Start na po natin ang reading. Sa mga gusto ko personal reading, Jing Tarot Reader. Astrological reading, virgophilippines@gmail.com. Pa-comment na lang, ay pa-message na lang ako doon sa email, guys. Let's start. What do we have here for Libra, please? You do have your Six of Wands and the Seven of Cups. Page of Blades, King of Cups, and the El Alta Sacerdotesa. Bottom of the deck, you do have your La Morte. Okay. So, I feel like with the Six of Wands and the Seven of Cups, you do have a lot of parang pag-iisip with the person na maybe someone na malayo sa'yo, or this particular person we're in, nangarap ka eh kasama tong person na to, or meron ka nang nabuong pangarap sa isip mo kasama itong person na to. With the Six of Wands, I feel like you have already reached the point in your life wherein nakuha mo na yung mga bagay na gusto mo. And now you're done. Parang ayaw mo nang mangarap ulit. Parang ayaw mo nang umasa ulit. Parang ganun. Parang okay naman eh. Nakuha ko na yung mga kailangan ko. Kunin natin yung situation or yung connection sa inyong dalawa. With the Page of Blades might be you're dealing with a person who is immature. Especially emotionally, there's immaturity there. The King of Cups, this is showing us like yung person mo, mahal ka niya, kaya lang hindi niya alam kung paano ipakita, aksyonan. The Page of Blades, this is like a young energy. So, El Alta Sacerdotesa, maybe you're dealing with someone na na spiritually connected ka sa person na ito. Kaya lang, kahit pa connected ka spiritually eh, maybe masyado siyang bata sa'yo. Or kung hindi man, maybe this person is ayun nga, pwedeng walang masyadong action. Medyo immature siya pagdating sa pag-take ng actions. Ano yung connection or situation sa inyong dalawang person na ito? For Libra, please. You do have your signs, respect, and enlightenment. So, sa nakita natin dito, pwedeng the bottom of the deck is deeply. So, may mga bagay kang na-discover or nalaman na parang maybe these are signs, no? Na parang mas naging clear para sa'yo. Na parang respetuhin na lang kung ano yung actions na ginagawa ng person na ito. Maaring yun yung decision niya. It's like some sort of like clarity para sa'yo. Medyo naliwanagan ka na parang ayaw mo na siyang isipin. Parang ganun.
Kasi parang pag inisip mo siya, parang ka nag-expect na hindi mo naman alam kung mag-expect ka pa or dapat ka pang mag-expect. So, yung iba, yung enlightenment or yung pagkagising na yun or yung mga nalaman mo na yun, maybe through social media or through the web, through websites or maybe through spiritual na bagay, nalaman mo na parang ay hindi ko na gustong or hindi na dapat ako ma-obsess dito sa person na to. Oo, spiritually connected kami, kaya lang wala na eh. Diba? Parang mahirap na eh. Masasaktan lang ako. Parang ganun. And maybe nagkaroon na kayo ng parang healthy boundaries. Kalimutan mo na ako. Wala kang mapapala. May chance pa sana. Parang may nakita pala akong kidlat. This could be a reading. Snake. Huwag mo na ipilit ang hindi pwede. Diary. And Strength card. Bottom of the deck is the moon. So some of you, yeah, maybe tinatry mo ng kalimutan or maglaylo sa person na ito kasi pwede nga realize mo wala kang mapapala or but part of you is still thinking na baka may chance pa. Sana may chance pa. Parang ganun, yung parang gusto mo nang bitawan kasi alam mong wala na eh. Kaya lang part of you may umaasa pa. Pero ayaw mo nang umasa. Parang ganun. Kaya lang ang hirap na parang ang hirap na hindi umasa. Kasi parang pwede nga iba sa inyo, ang tagal mo nang umaasa eh. So parang masanay ka na rin. Snake is here. So some of you pwedeng may mga nakikita ka pa ring signs na nagiging dahilan para mag-expect or umasa ka pa na parang maybe I hate to say this for some of you, it could be an angel numbers na parang okay, parang ano eh, ang hirap i-end kasi feeling ko siya talaga eh, gawa ng ano. Ang dami ko nakikita ang angel numbers. Tapos in a way, parang nagiging toxic or yung iba nagiging obsessed ka na dito sa person na to. La muerte is at the bottom of the deck. So, some of you, you're thinking of ending something. Maybe ending a job or a career or something stable in your life. Yung iba, gusto mo nang i-end with the Four of Blades. Parang gusto mo nang tanggapin na itong ending nito or dapat i-end itong bagay nito kasi pwedeng mahirap para sa'yo. Itong person na to pwedeng, yun nga, sinasabi mo sa sarili mo, tama na. Hindi na kasi pwede eh, huwag mo na ipilit. Parang ganun. Pero ang dami niyang memories sa'yo, or ang dami mong nabanggit, nasabi sa kanya na parang, nakapagpatibay lalo ng connection, or ng chances.
sa inyo? Like, you feel like pwedeng, baka naman may chance pa kasi. Kasi feeling mo yung connection nyo masyadong matibay, masyadong malala. Okay. Martilyo is here. Birong totoo. BFF. New beginning. May chance pa. And then you do have your lata. I want to clarify lata. Toyo is here. Bottom of the deck is kape. And basahan. I can see Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius. Energy. Gemini, Libra, Aquarius. So, sa nakikita natin dito, I feel like you will try to fix something or tatry mong ayusin ang isang bagay sa buhay mo in the near future. Pero in a way, mas nakikita natin na mas nakatingin ka na, nakafocus ka na sa realidad. With regards to this person, I can see a new beginning sa inyo. Honestly, ayoko halos sabihin kasi parang ano eh. Baka mag-expect na naman yung iba dyan. Alam mo yun. Kasi the way I see this, kailangan mong mag-focus sa mga bagay na dapat ayusin mo sa buhay mo. And parang huwag kang mag-focus dito sa person na to. You know? Mag-focus ka na lang sa maybe sa mga kapatid mo, sa I can see word kapatid kasi. So, something to do with kapatid. Or mga taong tinuring mo ng kapatid. Doon ka na lang mag-focus. Diba? If this is a person na pwedeng your friends, there's a chance of a new beginning sa inyo. And pag nagkaroon ka ng changes or gumawa ka ng changes sa buhay mo, mas magkakaroon ng realizations itong taong to regarding sa kung ano yung pagkukulang niya, kung ano yung dapat gawin niya, etc. Mga ganun. A lot of communication for you in the near future. Maybe new person na may makikipag-connect or makikipag-usap sa'yo. And honestly, wala akong makuhang, what I feel is a lot of struggle. Parang paghihilahan. Parang ako nakakita ng tug of war dito eh. Yung laro na ganun. Gusto mo yung person na to na
pumabor or sumunod sa'yo, gumawa ng action papunta sa'yo, and then this person, pwedeng nilalabanan din naman niya yun. Maybe ikaw yung gusto niyang mabago yung direction mo papunta naman sa kanya, or may mga bagay siyang gustong alisan mo. Things like that. So, nagkakaroon ng struggle. And yeah, wala akong makuhang message masyado dito, but I feel like ano, mas okay pa na ngayon wag wag na munang mag-isip about this person. Focus on yourself, focus on your health. And yung mga nabanggit ko sa iyo, dapat mong pag-focusan, doon na muna. Wag na dito sa person na ito. Kasi, nadidepress ka lang, nahihirapan ka lang, parang ganun. Isip ka lang ng isip ng isang bagay na sa halip na namamahinga ka na lang, wala ka nang iniisip. Okay? That's it for now, guys. Thank you for watching. Medyo wala akong nakuhang message talaga doon. I'm sorry. It's just that maybe hindi pa time for this connection or what. Focus on yourself. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.